simpleng pagtatapo ng candy sa kalsada, eh nakaka-impact po talaga sa amin. Ano yung ginagawa personally yun? Sa bahay mo, ah, sa bahay po, mostly po, ano, hanggang maaari po kung hindi namin kailangan gumamit ng plastic, hindi kami gumagamit ng plastic. Then, yung pagsisegregate po ng mga, nagbubulok, hindi nagbubulok, at the same time po, pag-recycle. Kanyari, yung mga bote, minsan, bote na plastic, ibis na itapon lang namin, minsan, iniipon po namin yun, pinabibenta namin. Kasi at the same time, at nakakatulong ka, hindi sa talaga i-direct mo siya. So yung mga maliliit na bagay sa trip, yun din yung ginagawa namin po sa bahay. Then, meron po kami ginawa ngayon, parang maliit na garden po. Meron po kami ginawa na parang maliit na garden po. Sa bahay namin, para po makita ng mga iba namin kakbahay na we can do small gardening na nakakatulong pa rin sa pag-clean ng air natin. Kasi alam lang po natin na dito tayo sa Manila, napakalakas po ng pollution dito. Sasakyan pa lang po talaga kung pollution sa lahat ng hangin. So, in my own little ways po na pagtanim, sisegregate, I know, pagka yung maliliit po na yun, pinagsama-sama natin, nagtulong-tulong po tayo, kunti-unti, we will make a difference. Pero napatagal mo ng advocacy? Yes po, nag-start po kami 2012 pa po. Nung ano po, ng Clean Air Act. Una po, gumawa po si Dr. para Clean Air Act, and then we do events po. Every year po talaga, meron po kami. Ang last po, before pandemic, pumunta po kami ng Iloilo. Doon po kami parang nagkaroon ng ganitong event, parang mini concert po. Then lahat po ng mga kabataan, or kaya mga org na pwedeng sumama sa mini concert po. Pumunta po sila just to show their support po sa amin na po kasi. Pero ano sa tingin mo, nakaka-create ba talaga yung ginagawa niyo to yearly? Yes po, kasi nakakatulong ba talaga? Also, kasi po minsan, ang kailangan po talaga ipaalala. Dahil yung mga maliliit na bagay po na nangyayari, minsan, nakakalimutan po natin eh. Mag-negate, magtapo ng mga basura sa ilog o sa labas ng bahay niyo. Yung mga ganun po ba? Minsan, ang kailangan na po talaga nila paalala. Kaya po andito kami, tourist awareness. Hindi po namin sinasabi na may stop po agad namin, makakakuha po agad kami ng malaking impact para po mapatigil o bumanda yung climate natin o mawala yung climate change. Pero ang gusto lang po namin sabihin, with your help po, is to raise awareness na yung maliliit po na bagay na ginagawa nyo pagkatapon, pagsisegregate, at syempre po, yung pagtatanim, sana po matulungan mo pa rin. Dahil yung maliliit po na yung pagka pinagsama-sama, malaki rin po ang epekto dito sa atin. Asya na daw. Daw na daw. Okay. Thank you. Thank you. Po. At saan na po siya ngayon po, mostly po sa movie po. Anong movie mo muli? Huli po yung kay Saranggola Films, Doventan po, of Erotica. Tapos meron po kami... Tapos na yun? Opo, tapos na. Tapos na. Tapos po meron po kung ano gagawin kami. So, mamay production naman. Anong title? Lanao. Gagawin mo pala. Gagawin pa lang Lanao. Pero erotika talagang tumodo ka na doon. Abangan. Susunod ka ba na? Okay. Thank you. Thank you.